Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkalubong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Suma sa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung suma sa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon,
Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon, nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinali ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita. Diyos ko, nakita ko na mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang po'y nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglilingkod. Pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwira'y magsasamang ganap sa balat na
buhay, pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang buhay nagsasalita na bayan ay papayapan. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupa ibubungang mainam sa harapan niya. Yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.
At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap na makasanda ang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang mahuhuli at maraming huli ang magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Manatili po tayong nakatayo, tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang aklat ng mabuting balita. Ang lahat po ay magsiupo. Sa ating lubhang kagalang-galang, Arsobispo Gilbert Garcera, sa ating mga minamahal na obispo ng rehiyon, Bishop Bernard, at gayon din sa tagapanguna ng ating banal na misa ngayon, Bishop Pablito Tagura, Father Ness, Father Oka, sa aking mga kapwa pari, kaibigan, bisita, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po at parang spoiler alert ang pagninilay ko ngayon. Sabi kasi, ang spoiler, ikaw ay spoiler kung sumisira ka ng pananabik na mga taong hindi pa alam ang kwento, pero ikwinekwento mo na sa kanila kung ano ang mangyayari sa ending. Alam po natin na kahapon nagsimula ang soltare, pero alam natin ngayong sa ikalawang araw, atin pong gagawin ang parang pasimula na rin po ngayong araw na ito. Sapagkat ngayon pong araw, mangyayari ang recollection at mamayang tanghali ang deklarasyon ng pagbubukas ng Soltare Cup. Magsisimula tayo ngayon sa araw ng paligsahan, pero dinadala po tayo ng ating pagdiriwang sa liturhiya sa dulo o wakas ng kwento. Sapagkat sa pagdiriwang natin ngayon, ang kapestahan ng pagkareyna ni Maria at sa pagdiriwang na ito, nasa dulo na tayo ng kanyang kwento. Sapagkat the Queenship of Mary is the culmination of the series of Marian privileges. Kung kaya nga po at masasabi natin, the Soltare Cup begins today with a culminating story. Mary's queenship presents us with an image of a scenario of a final event. And not just an ordinary ending, but rather a victory gloriously won.
We therefore start this altar cup with a story of someone who has already triumphed. Ngayon pa lang po, magsisimula tayo, pero may nanalo na. Hindi pa tapos ang laban ng laro, pero ngayon pa lang may awarding na sapagkat kinoronahan ang mahal na birhen at tanda ng kanyang karangalan ay ang tagumpay na ito. Kumbaga sa salita ngayon ng kabataan, sasabihin natin, uwian na, may nanalo na. Sa pagninilay po natin ngayong araw na ito, ang unang gagawin po natin ay babasahin natin ang pabalik sa tulo ng mga pagbasa natin ngayon ang kwento ng mahal na birhen para maunawaan natin kung papaano humantong sa tagumpay ang kanyang kwento. At ikalawa, titingnan po natin kung ano ang makukuha nating mensahe para sa ating pagdiriwang ng Soltare Cup. Una, kung ang babalikan po natin ay ang klase ng mga taong nanalo, parang mali po ang pasimula sa mga pagbasa ngayon sapagkat wala sa karakter ngayon ang tipo ng mga taong nanalo sa huli. Sa unang pagbasa, makikita natin ang kwento ni Gideon. Sa bibig mismo ni Gideon, ating makikinig ang kanyang pag-amin na ang kaniya ang pinakamahina at siya nga ang pinakaaba sa kanilang pamilya. Niwala siyang karanasan sa pakikipagdigma sapagkat isa lamang siyang hamak na bata na magsasaka. Kaya nga bago siya magsabi ng oo sa Diyos, gusto muna niyang makita ang patotoo, ang patunay. Matatandaan na nang tumugon siya sa Diyos at makipagdigma sa mga kalaban, 300 lamang ang kanyang tauhan. Walang-wala ito kumpara sa lakas ng puwersang militar ng kanyang kalaban. Sa Ebanghelyo naman po, ang akala ng mga apostol, mas malaki ang advantage ng mga taong mayaman. Higit ang kanyang impluensya, estado at kayamanan kumpara sa iba. Dagdag pa ito sa tingin nila na ang kasaganaan ng mayamang tao ay tanda na agad na pabor sa kanila ang Diyos. Subalit iba ang pananaw ni Jesus, kaya nga napatanong bigla ang mga alagad. Kung may hirapan ang mayamang makapasok sa langit, sino po ang maliligtas? Ang sabi ni Jesus, ang maliligtas o ang taong mas malaki ang advantage at ang magtatagumpay sa uli ay yung mga walang-wala bunga ng pagsunod sa Kanya. Kaya nga as far as the qualities of winners are concerned, the readings of today do not seem to provide those that are most indicative of someone who has a better chance of winning. Our preference for those who are capable of winning is to find individuals who are bold, strong, and aggressive. However, we do not find these qualities in today's readings. Instead, God seems to favor the underdogs. Compared to their opponents, Gideon was an underdog. Compared to those who have more, Christ's followers were the weakest party. Kung ganon, ang pagbasa natin ngayon ay parang magpapalakas loob lang sa mga talunan. Kaya nga, mamaya, kapag malaki na ang laman ng kalaban, huwag panghinaan ng loob. Isipin mo kaya, na kaya mo yan. Tutal ang sabi ni Jesus, imposible ito para sa mga tao, pero sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Kapag namang walang-wala na talaga at maipapatalo na ang laro,
huwag na ring mahiya. Tutal ang sabi ni Jesus ngayon, ang mauuna ay mauli at ang nauhuli ay nauuna. Pero bakit nga ganito ang pagbasa natin ngayon sa ating pagdiriwang ng koronasyon ng mahal na Birheng Maria? Para namang bagay lamang sa mga talunan o may hina ang pagbasa natin ngayon. Alam natin ang dahilan kung bakit ganito ang pagbasa natin ngayon. It is because God is teaching us how to become victors in a kind of battle Mary has won. In the same way as Gideon, Mary was also an underdog. The young woman lived in Nazareth, a small and insightful village. And for that reason, the question Nathanael asked to Philip, can anyone good come from Nazareth? Indirectly impacts Mary's identity as well. It is like asking the question, could someone from the insignificant village become a queen? Moreover, as in the gospel, Mary is the archetype of those who empty themselves to follow God's will. Mary's total yes to God, without needing any proof, as requested by Gideon, is also the best example of what Jesus describes in today's gospel. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang itatanghal sa uli ay yung mga iniwan ang lahat, kapalit ng pagsunod sa Kanya. Walang higit na halimbawa ng sinabi ni Jesus na ito kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Pinakaaba si Maria, walang wala rin siya, at dahil sa kanyang pag-oo sa Diyos, ibinigay niya ang lahat sa Kanya. Everything about herself is verbum tuum. She puts all her life into that statement, according to your word. By reading backward the culminating event of Mary's queenship, we can see that Mary's victory started from the lowest point, being a lonely handmaid, and that her crowning as queen represents the greatest upset in the context of our faith. Ang pagkareyna sa kwento ay tungkol sa isang taong mahina at walang wala, pero kayang baguhin, palakasin, at ipapanalo ng Diyos dahil sa laki ng kanyang pagtitiwala. Kung para kay Gideon, talunang magsasara lang siya, pero ang sabi ng anghel, magiting siyang magdirigma. Kung para sa mga alagad ni Jesus, wala na silang lakas dahil iniwan na nila ang lahat, pero ang sabi ni Jesus, mauuna ang akala nilang nahuhuli. Kung kaya para kay Maria, isang ordinaryong babae lamang siya, ang sabi naman sa kanya ng anghel, walang imposible sa Diyos. As we read Mary's queenship backward from the reading we have today, we see how her ultimate victory and excellence were derived and bound by God's power, all made possible by a pure yes to God, by a lowly servant like her. Mahina pero kinalugdan, kayang naging daan ng tagumpay ng Diyos. Kaya nga sa awit ni Maria, mababasa natin ang paglalarawan ng pagkapanalo na isang mahina laban sa itinuturing na malakas. And I quote, "He has shown strength with his arms. He has scattered the proud in their conceit. He has brought down the powerful from the thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things and sent the rich away empty. Indeed, the greatest upset by an underdog over the favorites." Ikalawa, ang mahal na Birhen rin
ang naisip ko po ngayon sa pagninilain ko sa tema ng ating Soltare Cup. Ang ating pong tema, pagtitipong-tipon, pagpapala, pagbubukas palad, at pasalamat. Our gathering for the Soltare Cup is described as a collection of blessings, generosity, and thanksgiving. And I believe there is no better embodiment of this than the person of Mary. For in the first place, she is not simply a collection of bits and pieces of grace, but in her is the fullness of grace. With her yes to God, she also exhibits her radical hospitality in accepting God's invitation to become the mother of Jesus. Secondly, she opens her entire being into total agreement in God's word, a yes without remainder, thereby putting every aspect of her life at the disposition of God, a disposition of complete generosity of self and readiness to take on all that God may ask of her. Her total generosity to God overflows into service to those around her. And lastly, in recognition of what God has done for her, she continues to live her life as an expression of thanksgiving to Him, exclaiming in her canticle, "My soul magnifies the Lord. My soul rejoices in God, my Savior." Sa tingin ko po, hindi coincidence ang sinimula natin ito sa wakas ng kwento ng mahal na birhen kung saan itinanghal siya sa kanyang tagumpay. We begin our events today already marked with the culmination, Mary appears to be sitting on a throne and being coronated with her crown while wearing her royal attire in a fitting and being an expression of her triumph and excellence. It is fitting that we begin this Soltare Cup with Mary as the image of a winner to remind us that there is an ultimate form of winning. As Mary gives us the reality of her triumph, we may take inspiration from her victory, success, and crowning, all made possible by her yes to God. Ang sabi ko po kanina sa umpisa ko, spoiler alert, ang pagninilay ko ngayon. Nagsisimula pa lang po tayo, pero may gusto na kaagad ipapanalo ang liturhiya natin ngayon. Walang may alam kung sinong tatanghaling kampyon sa pagkatapos ng ating sama-samang pagdiriwang. Subalit sino man ang tanghaling kampyon sa soltari na ito, huwag nating kalimutan, ang pinakapanalo ay si Maria. Siya ang ating ina at reyna, at dahil sa kanyang halimbawa, palaging panalo ang pag-oo sa Diyos. Sa mga pagkakataon sa buhay natin bilang pari, na nababali natin ang ating pag-oo sa kalooban ng Diyos, at napapasagot madahil paminsan tayo ng hindi, siguro, huwag o ayaw ko, alalahanin po natin ang kampiyon sa lahat, ang pag-oo sa Diyos, ang mahal na ina. Kaya nga, as we begin our activities today with the culminating event of the Queenship of Mary, let us remember that the winning quality of a priest resides in Mary's fiat. Her glorious victory is not about crown, scepter, or throne. It is about her complete devotion that everything about herself be an expression of life, live in that statement of always making God's will triumph. Let it be done to me according to your word. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga kaparian ng Southern Tagalog Region.
mabuhay po ang Soltare. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katagan mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguraduhan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag nila silang pagsamantalahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aayon ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nag-ahain ngayon, ginugunita si Mariyang Mahal na ni Birhen ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa cross at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa iyong maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya rinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa takawatawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa hayag nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po na sandali. Magsitayo po tayong lahat para sa parangal sa Mahal na Birhen. Anima mea Dominum.
Ecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen Deus. Misericordia Deus, a magsiupo po lahat. Your Excellencies, our Bishop Presider, Reverend Monsignoray, Reverend Dear Fathers, mga volunteers and all our guests, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Father. Ilan lang pong reminders from the organizing committee. First, for those who have not yet registered, please do so before you take your breakfast so you can get your bag and your kit. Ganito po yon. So please do so before your breakfast. For those who are already registered and reminders for other volunteers to this event, please always wear your ID. Ulitin ko po, always wear your ID. This is a national shrine. Mahirap pong kontra din ng crowd at yung mga pumapasok. So reminder po mula po sa national shrine, please always wear your ID. Yan din po ang passes natin para sa ating mga meals. No ID, no meals. So always wear your ID. Masanay po tayo sa event na to. Second, attention for our LIPA clergy. 2 points. This is our official monthly recollection. So please do register your names. We need to register our names. Second, or B, if you ordered Soltare uniform, please settle them at the finance booth. Nandito po yon sa harap po ng ating Divine Mercy's Pilgrim Center.
Third reminder, for those who borrowed chasuble, yun po mga walang dalang chasuble at stole, at ginamit nyo po ang stola mula sa mga mother butler, please, pakiiwan po ang mga ito sa mga benches pagkatapos po ng mass. Ulitin ko po, para po sa mga walang dalang chasuble at stola na nanghiram po ng chasuble at stola, pakiiwan po sa mga benches pagkatapos ng misa. Santo Padre Pio is watching you. Paapat, fourth, for non-players who would like to have a tour of the following destinations on August 24, Thursday, we are offering the following destinations for you para po inyong mabisita. Taal Basilica, after which pupunta po ng San Nicolas for an up-close and personal view of Taal Volcano after it erupted in early 2020. And then Monte Maria Shrine. For those non-players who would like to have a tour of the following destinations, have your names registered at the secretariat. Ito po ay gaganapin sa August 24, Thursday, after breakfast. So the following instructions will be given again, maybe later tonight and early again tomorrow. So yun po sa mga non-players, nag-o-offer po kami ng tour of the following destinations. Pakipalista po ninyo ang inyong mga pangalan. Muli, maraming pong salamat sa inyong pagdalo. Basbasan po nawa tayo ng ating minamahal na patron sa shrine na ito, Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Pagsitayo po lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.